Small YouTuber ka ba? Bago ka lang ba sa YouTube? Hindi ba nadadagdagan ang iyong subscribers? Pagod na pagod ka na bang mag-vlog dahil wala namang nanonood sa'yo? Isa ka ba sa aking mga nabanggit? Then para sa'yo ang video na to. So in this video guys, is ituturo ko sa inyo ang mga tips on how to grow your channel. Okay, so bago tayo magsimula, kung hindi nyo pa ako nakikilala, ako si Jenny. And welcome sa aming channel. Kung bago ka palang mag-subscribe ka na, just click the subscribe button and the bell button below para maging updated ka sa aming mga bagong videos. Number 1, dapat ang ating YouTube channel name is searchable. Katulad nito. Ano bang ibig sabihin ng searchable? Searchable is yung madaling ma-search ng ating mga manonood para hindi sila mahirapan. So, yung sa amin is para maging unique, pinagsama namin ang aming pangapangalan, so Jenny and Ezekiel, kaya siya naging Jenielle. And then, dinagdagan namin ng vlogs sa dulo. Very, very important na maging unique and searchable ang ating YouTube channel dahil sa dinami-dami ng YouTuber ngayon is nagkakapare-pareho na ang mga name na nasi-search ng ating mga manonood. Kaya kailangan na hanggat maaari is nag-iisa ka lang or wala kang katulad para madali kang ma-search at mahanap. Tip number 2. Your channel must be updated. So, anong ibig sabihin nun, guys? So, dapat, hanggat maaari, is lagi tayo mag-upload ng video na papanoorin ng ating mga manonood. Kasi, kapag once na meron nang nakasubaybay sa atin, is hahanap-hanapin na rin nila yan. And at the same time, is malaking bagay na mag-upload tayo ng video para makadagdag doon sa ating kinokompleto na isang requirements, which is yung WH, watch hours. Tip number 3. Iwasan muna natin na mag-upload ng mga vlog na tungkol sa ating mga sarili. So, ano-ano ba yun? A day in my life, facts about me, or yung my hobbies. Basta anything na tungkol sa sarili mo. Dahil nga bago pa lang tayo kay YouTube, hindi natin maikakaila na wala pa rin namang masyadong interesado sa ating mga sarili. Tip number 4. Check your most viewed videos. I-check natin yung videos na kung saan is marami tayong views. Halimbawa, marami kang views sa paggawa ng tutorial, sa iyong routines, o kaya tungkol sa mga unboxing. So, titingnan nyo kung ano yung pinakamaraming views sa inyong mga video. And yun yung dapat nyong tutukan, yun yung dapat nyong gawin at i-vlog. Tulad sa channel namin, ang most viewed namin is yung mga pranks o yung mga funny videos. Kaya doon kami mas nagpo-focus na mag-isip ng kakaiba pang content about pranks. Dahil doon nga kami maraming views. Mahalaga na maging patok tayo sa ating mga manonood at para hindi rin sila magsawa na panoorin tayo. Tip number 5. Be creative on your thumbnail. Kailangan sa thumbnail pa lang is mahihikayat mo na ang iyong mga viewers na i-click ang iyong video. So, kailangan na maging malikhain tayo o yung umisip tayo ng paraan na para makonvince natin sila na i-click ang ating video. Tip number 6. Be legit. Kung tayo ay makikipagkaibigan o yung tinatawag natin na sub to sub, is make sure na maging loyal tayo. Subscribe talaga natin ang ating co-YouTuber para mabalikan din tayo ng maayos. Maaari din tayo pumasok sa mga live streaming, yung mga paangat program, kung saan is tutulungan tayo na ma-increase ang ating mga subscribers. But make sure na kung bago ka lang sa live streaming na yon, is alamin mo muna kung ano yung mga households, yung mga bawal at hindi dapat na i-comment doon sa live stream. Tip number 7. Use the magic word. So, ano nga ba yung magic word na yon? So, kung papasok kayo sa mga live streaming, maraming do's and don'ts, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, yung mga house rules. So, yung mga halimbawa ng mga salita na bawal banggitin or bawal i-comment sa mga live streaming.
pa-subscribe po, sub to sub, pahagbak, notification bell. So ito yung mga magic words na ginagamit namin para hindi tayo maging obvious at malaman ni YT na yun mismo yung sinasabi natin. Number 8. Comment at least 5 words. Pag tayo magko-comment sa isang video is kailangan at least 5 words. Bawal na bawal yung mga 3-letter word katulad ng wow o kaya ng nice, yung mga maiigsi dahil alam na yan ni YouTube kung kayo ay nakikipag-sub to sub lang. So, kailangan wag nating madaliin and ikwento natin yung naaayon dun sa ating napanood na video. Tip number 9. Boost your self-confidence. When it comes to vlogging, napakahalaga ng self-confidence kasi nagre-reflect yan doon sa video nyo. So, kung medyo malungkot ka ng araw na yon, is piliin mo na lang na huwag kang mag-video. Kasi kitang-kita talaga yan sa video mo kung hindi ka masigla na mag-video. Kung hindi ka sigurado sa mga sasabihin mo, pwede mo muna siyang isulat o yung tinatawag natin na spill. Napaka-importante na kapag nagva-vlog tayo is malakas yung boses natin para mas marinig ng ating mga audience ng maayon. Lastly, tip number 10. Enjoy doing your passion. Sa mga hindi nakakaalam, ang dalawang requirement ni YouTube para ma-monetize, number 1 is you need to reach 1,000 subscribers. And then number 2 is yung 4,000 WH or yung watch hours. Huwag mong istresin yung sarili mo dahil kay YouTube. Enjoyin mo lang yung pagbablog or yung paggawa ng iyong passion. Huwag mong istresin yung sarili mo na ma-reach agad yung mga requirements na yon dahil marami ka pa talagang pagdadaanan. Kaya kung ako sa'yo is enjoyin mo lang yung pagbablog, upload ka lang ng upload ng video. So yun na nga guys yung 10 tips na maibibigay ko sa inyo kung paano mag-grow ang iyong mga channel. So yun guys, sana may matutunan kayo and sana i-apply nyo rin yan sa inyong mga channel kasi sobrang malaking tulong lahat ng tips na ibinigay ko sa inyo. Marami pa tayong magiging puhunan bago tayo ma-monetize. Kaya payo ko sa inyo guys is go lang and huwag kayong mai-stress. Enjoy nyo lang si YouTube. Thank you guys for watching. If you like this video, give it a thumbs up. And kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na for more tutorials about YouTube. Thank you guys for watching!